Una sa lahat. Sa pool sa video kung paano bumigay ang isang gusaling ito sa Taiwan. Kasunod ng magnitude 7.2 na lindol. Umabot sa mahigit 20 istruktura ang nasira. Maingat na sinagip ang mga natrap sa guho. Umabot na sa 9 ang patay. Ang buong detalye, kaugnay sa tinuturing na pinakamalakas na lindol sa Taiwan sa nakalipas na higit 20 taon. At ang kalagayan ng mga Pilipino sa Taiwan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline Tonight, News 5 Exclusive, mga tauhan ng NBI sa Davao City, dinala na ang arrest warrant kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero ni anino ng pastor, wala silang nadatnan. Isa pang exclusive, rambulan sa Taguig na uwi sa pamamaril, isa kritikal. Grupong Manibela, may kinakasan namang malawakang tigil pasada. Umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping, dapat nang imbestigahan ng Senado ayon kay Senator Lisa Ontiveros. Maituturing umano itong treason o pagtataksil sa bayan. Sa sports, Calvin Abueva na Magnolia Hotshots sinuspinde at pinagmumulta matapos mag-dirty finger. At Kat Den fans, kinilig sa sorpresang pabuke ni Alden kay Catherine. May mga nakapansin ding pareho sila ng suot na singsing. Umakyat na sa 9 ang patay sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Bukod dyan, lagpas 20 gusali ang gumuho sa pinakamalakas na lindol sa Taiwan sa nakalipas na 25 taon. Nasa frontline balitang yan, si Elaine Pulhencio. Parang laro ang papel lang na bumagsak ang gusaling ito sa Walin, Taiwan. Bunsod ng magnitude 7.2 na lindol kaninang mag-aalas 8 ng umaga. Nabalot ang paligid ng makapal na alikabok, nagtakbuhan ng mga tao at agad naglabasan ng sasakyan ang mga motorista. Nang matapos ang pagyanig, nakatagilid na ang building. Agad nagsagawa ng rescue operation sa mga bombero sa mga natrap sa loob, isa-isang ibinaba mula sa bintana ang mga residente. Ang babaeng ito, pilit pinagkasyang sarili sa maliit na butas. Crane naman ang ginamit para masaklolohan ng mga nasa mas mataas na palapag. Sa pangambang hindi makita ng rescuers, nagwagayway pa ng tela ang isang residente. Bandang huli, pinasok din ng mga rescuer ang loob ng tumagilid na gusali para mas maraming mailigtas. Kalkulado ang mga galaw nila lalo't pwedeng tuluyang gumuho ang gusali. Natabunan naman ang mga motorsiklong ito dahil sa gumuho rin gusali sa kaparehong lugar. Ngayong gabi, tuluyan ng dinemolish ang gusaling yan. Ayon sa Taiwan government, higit 20 building ang gumuho sa Walin kung saan malapit ang epicenter ng lindol. Dahil umaga nangyari ang pagyanig, maraming nasa labas para pumasok sa trabaho at eskwelahan. Ang mga motoristang ito, pansamantalang huminto habang nararamdaman ang lindol sa tulay. Ang Walin Bridge naman naputol ng lindol. Sa loob naman ng bahay na ito, sunod-sunod na nagbagsakan ng mga libro at iba pang gamit. Ang malaking furniture na ito natumba rin. Nagkabasag-basag din ang mga equipment at mga bote sa isang cafe. Halos matanggal din ang mga nakasabit na TV sa newsroom na ito sa Taipei. Sa tindi ng pagyanig, umuga at parang babagsak ang bahagi ng Taipei MRT. Tiyempong may biyahe ng tren ng lumindol, kaya ang mga pasahero sa loob ng bagon nabalot ng takot. Halos umapaw naman ang tubig sa fish pond na ito sa isang farm sa Chonghua County.
Ang lalaking ito, saktong nagsiswimming ng lumindol, tuluyang umapaw ang tubig sa pool na nasa itaas ng building. Pati ang mga sikat na landmark sa Taiwan, hindi nakaligtas sa malakas na lindol. Nagka-landslide din dahil sa pagganig. Ito ang itinuturing na pinakamalakas na lindol sa Taiwan sa nakalipas na 25 taon. Sa pinakahuling tala, siyam na ang patay. Higit 800 ang sugatan at patuloy pang nadaragdagan. Sa ngayon, malaking bahagi ng Taipei ang walang kuryente. Higit 50 aftershocks na rin ang naramdaman at posible pang madagdagan sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Naranasan ng ilang Pilipinong nagbabakasyon sa Taiwan ang malakas na lindol. Nangako naman ang tulong ating pamahalaan sa mga kababayan nating apektado ng pagyanik. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Yan ang epekto ng lindol na basag. Ito ang tumambad sa OFW na si Gilda Banugan kasunod ng magnitude 7.2 na lindol kanina sa Taiwan. Nagkabasag-basag ang salamin sa kanyang banyo. Ito na raw ang pinakamalakas na lindol na naranasan niya. Nakakapag-panic kasi panay-panay yung aftershocks, tapos kanina lang nag-a-aftershocks na naman. Naramdaman din sa Taoyuan City ang lindol gaya sa restaurant na ito. Naglaglagan ang mga bote ng ala. Ang Pinay caregiver na si Irene Cortez na nakatira sa Taoyuan, hindi raw agad nakalabas ng bahay sa sobrang takot. Na-shock talaga ako kasi 13 years na ako dito sa Taiwan, ngayon ko lang yan naranasan. Naanlakas talaga, sobra. Tapos at talaga, grabe. Tunog talagang ano, yung tumutunog yung bahay na nag-ano siya, itong yero, o itong ano, yung kisame, talagang maano mo talaga. Matakot ka na parang akala mo ay malalaglag. Sa hotel naman, inabutan ng lindol ang nagbabakasyon ngayon sa Taipei na si Steno Padilla. Kasama niya ang dalawa niyang kaibigan ng mga Pinoy din ng yumanigang lindol. Malakas yung lindol kasi nga nagising kami, tulog kaming lahat, and nagising kami nung around 8 a.m. kasi nga dumadagundong na. Wala rin mapapagtaguan dito sa may hotel namin. Mahigit 159,000 na Pilipino ang naninirahan ngayon sa Taiwan. Sa kabila ng malakas na lindol, wala naman daw nasaktan sa ating mga kababayan doon ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO. Well coordinated na yung ating magiging tulong sa ating mga kababayan kung meron bang affected adversely. May nangangailangan ng financial assistance, nandyan po, ready po yung ating team. Nakisimpatya na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga apektado ng lindol sa Taiwan. Nakahanda na raw ang ating pamahalaan na tulungan ang mga Pinoy roon. Naka-alerto rin sa ating mga kababayan sa Taiwan ang Department of Migrant Workers. Nagbukas na sila ng 24/7 help desk para sa mga kaanak ng mga OFW sa Taiwan na gustong alamin ang sitwasyon nila roon. Pwede nyo silang tawagan sa mga number na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. May mga numero rin na pwedeng tawagan sa Taipei, Kaohsiung, Taichung para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong. Kaugnay niyan, nagbigay rin ng 3 araw na libreng roaming data load ang Smart Communications sa kanilang subscribers para sa mga may gustong tawagan na kababayan natin sa Taiwan. Samantala, binawi na ng FIVOX ang inilabas nilang tsunami warning kanina sa coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela kasunod ng lindol sa Taiwan. Wala raw silang na-monitor na mataas na sea level sa mga dagat na malapit sa mga nasabing lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Pahirap sa mga estudyante ang matinding init, kaya naman isinusulong ng isang kongresista na gawing climate resilient ang mga classroom. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa tindi ng init, may mga lugar sa bansa na muling nagsuspende ng face-to-face classes at nagpatupad muna ng blended learning ngayong araw. Sa isang forum kanina, sinabi ni House Committee on Basic Education and Culture at Pasig City Congressman Roman Romulo na baka ito muna talaga ang solusyon para hindi mapabayaan ang pag-aaral ng mga estudyante, lalo't hindi pa rin daw talaga handa sa matinding init ang mga paaralan sa bansa. Giit ni Romulo, dapat ding pagtuunan ng pansin na iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DepEd at DPWH ang disenyo ng mga paaralan. At tiyaking akma ito anuman ang panahon, tag-init man o tag-ulan. Solution dapat na maayos at siguraduhin natin kung tag-ulan naman ay hindi naman siya mababa. Siguraduhin naman natin yung mga drainage system maayos papunta sa may outlet na maayos para whether tag-tuyo o tag-ulan ay safe naman na makapasok yung mga bata.
Pero habang wala pang mga weather-resilient na design ng mga paaralan, suportado ni Romulo ang unti-unting pagbabalik sa dating school calendar na Hunyo hanggang Marso. For the simple reason po na because wala po, hindi po tayo, hindi handa ang classrooms natin. Even the existing classrooms po, hindi siya weather-resistant, hindi niya kaya po yung init. Kasi yung pagka-design sa kanya ay medyo mainit talaga. Sa totoo, no, for peace of mind and mental wellness of our students, teachers, and their parents, kung ano, ibalik natin gradually sa old academic calendar. Ngayong araw, naitala ang danger level na 43 degrees Celsius na heat index o damang init sa Dagupan City, Pangasinan, Dumangas, Iloilo, at Katarman, Northern Samar. Sinundan niya na 42 degrees Celsius na heat index sa Sangley Point sa Cavite, Puerto Princesa sa Palawan, Zamboanga City at Cotabato City sa Maguindanao. Paliwanag ng pag-asa, patuloy pa rin nakakaapekto sa bansa ang ridge ng high pressure area, kaya kaunti ang nabubuong kaulapan, direktang tumatama tuloy sa atin ang init ng araw. Sinabayan pa yan ng epekto ng El Niño. Posible umanong magpatuloy hanggang Mayo ang matinding init ng panahon sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Suspendido pa rin ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa dahil sa sobrang init. Walang physical classes bukas sa lahat ng antas ng public at private schools sa Angeles City, Pampanga at Negros Oriental. Hanggang sa Biyernes naman, walang face-to-face classes sa General Santos City. Habang sa Kidapawan City sa North Cotabato, mula preschool hanggang senior high school, ang walang physical classes bukas. Matindi rin ang init sa Naik, Cavite, kaya hanggang April 30 sila walang face-to-face classes sa lahat ng antas ng public schools. Ganyan din katagal, walang face-to-face classes sa Valenzuela, pero para lamang sa kinder hanggang grade 12. Wala rin physical classes sa mga pampublikong paaralan o levels sa ilang piling lugar sa Cebu. Hanggang April 12 naman ang face-to-face class suspension sa Bayan ng Liloan at Consolacion. Habang sa Talisay City naman, hanggang April 14 walang face-to-face classes. May ikinakasa na namang malawakang tigil pasada ang grupong Manibela. Ayon sa chairman ng Manibela na si Mar Valbuena, magsasagawa sila ng tigil pasada at kilos protesta sa April 15 at 16. Pati na rin daw sa mismong araw ng deadline ng PUV consolidation sa April 30. Pagtutol pa rin nila ito sa PUV modernization program. Ayon kay Valbuena, napilitan lang ang mga nag-consolidate nilang membro dahil sa takot na maituring silang kolorong pagsapit ng Mayo. Matatanda ang naghain ng petisyon ng mga transport crew para sa temporary restraining order kontra PUV modernization. Pero giit ng Department of Transportation, tuloy na ang programa. Ito na rin daw ang huling deadline para sa consolidation. Ang panawagan talaga namin na maibalik po yung 5 years na validity ng aming prangkisa at hindi po dahilan na i-revoke yung aming mga prangkisa na hindi lamang kami sumali sa mga kooperatiba at franchise consolidation po. Dinala na ng mga tauhan ng NBI sa Davao City ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy, pero ni anino ng pastor wala po silang nadatnan. Nasa Frontline balitang yan si Jenny Dongon, exclusive. Eksklusibong nakuna ng News 5 ang pag-iikot ng mga tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ang pakay nila, ihain ang dala nilang arrest warrant sa religious leader na si Pastor Apollo Quiboloy. Si Pastor Quiboloy, hindi po natin nakita, sir, nung nag-serve tayo sa Big Dome. During the service of search warrant, negative sa Pastor Quiboloy, we don't have any information as to his whereabouts as of this time. Nagtungo rin ang mga otoridad sa Prayer Mountain at sa Samal Island, pero ni anino ni Quiboloy, wala. Dalawang arrest warrant ang inilabas laban sa pastor. Tig-isa para sa mga kasong child abuse at sexual abuse. Pareho yung bailable. Kanina, sumuko sa NBI ang 35 pang kasama ni Quiboloy sa kasong child abuse. Nagpiansa sila ng tig 80,000 pesos. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Quiboloy at ang iba pang akusado sa Regional Child Court para magpiansa. Tiniyak naman ng Davao City Police na oras na mahuli si Quiboloy, walang special treatment para sa kanya. Wala kaming tinitilingan, mamba, no, kung prominente ba na siyang tao or ordinary.
Yung sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow. Mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters. Meron din kami sa station kung saan siya ma-arrest. Naka-standby rin ang Davao City Police sakaling kailangan nilang samahan ang Senate Sergeant-at-Arms sa pagsisilbi ng hiwalay na arrest order para hikibuloy. Sakali namang mauna ang Davao City Police sa pag-aresto sa pastor, hihilingin ng Senado na paharapin sa kanilang pagdinig si Kibuloy. Binigyan ng 10 araw ang mga tauhan ng NBI sa Davao City para maaresto ang pastor. Kung hindi siya mahuli sa panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong arrest warrant alinsunod sa batas. Ayon sa mga tauhan ni Kibuloy, ilang araw na rin nilang hindi nakikita ang pastor. Pero base sa kanilang impormasyon, nasa Davao City lang ito dahil nasa lungsod pa rin ang kanyang mga eroplano at helicopter. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Susunod, mga staff ng mall sa Negros Occidental nagkagulo dahil sa mga magnanakaw na dumandao sa kisame. Sa Negros Occidental pa rin, altar ng isang simbahan niransak. At Senator Rafi Tulfo at VP Sara Duterte nanguna sa 2028 presidential survey. Magbabalik pang Frontline Tonight. Niransak ng isang lalaki ang isang simbahan sa Negros Occidental habang ang isang mall sa parehong probinsya, sinalaki naman ang mga magnanakaw na dumandao sa kisame. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa.
Nagsigawan at nagpanik ang mga staff ng mall na ito sa lungsod ng San Carlos sa Negros Occidental nitong Sabado de Gloria. Bigla nilang isinara ang mga pwestong may panindang cellphone. Yan ay matapos nilang madiskubring pinasok pala ng mga magnanakaw ang mall. Lalo pang nagkagulo nang may mag-akalang meron pang mga naiwang kawatang nagtatago sa kisame. Ayon sa San Carlos City Police, umatake ang mga magnanakaw noong Biyernes Santo kung kailan sarado ang mall. Dumaan daw ang mga kawatan mula sa air duct sa kisame. 7 na stall ang niransak ng mga magnanakaw, 18 cellphone at 33,000 pesos na cash ang natangay. Sinubukan din nilang tangayin ang 8 laptop na nakalagay sa mga bag, pero dahil sa posibleng pagmamadaling makatakas, naiwan din ang mga ito. Hindi patiyak kung ilan ang mga nanloob sa mall, pero may isa ng person of interest ang mga pulis. Sa Negros Occidental pa rin, tumambad ang nakatumbang tricycle na ito sa loob ng San Isidro Labrador Church sa bayan ng Binagbagan kaninang umaga. Ibinangga umano ng isang lalaking may problema sa pag-iisip ang naturang tricycle sa loob ng simbahan. Batay sa pagsisiyasat, pinuntirya rin ng lalaki ang altar ng simbahan. Pinagtutumban niya ang mga imahen. Agad namang nahuli ang salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sermon ang inabot ng mga opisyal ng DENR sa pagharap nila sa Senado kaugnay sa mga itinayong resorts sa Chocolate Hills at iba pang protected area. Nasa frontline ang balitang yan, si Camille Samonte. Ginisa ng mga senador ang mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pagdinig kanina kaugnay sa mga itinayong resorts sa ilang protected areas sa bansa. Gaya ng Chocolate Hills sa Bohol at Mount Apo Natural Park sa Davao City. Giit ng mga senador, hindi nagagampanan ng DNR ang tungkulin nitong protektahan ang ating kalikasan. Mismong DNR daw kasi ang nagbigay ng Environmental Compliance Certificate o ECC sa mga itinayong resort. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilito tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. Natuklasan din sa pagdinig na may ilang resort na naitayo sa Mount Apo kahit walang clearance at ECC. Pinagmumulta lang daw ang mga may-ari ng naturang resort. Hindi rin nga sila natatakot kasi alam nila magbabayad lang naman kami ng 50,000 pesos eh. Kasi you've never used that option na i-demolish yung property kasi nga clearly they're already in violation of the law. Depensa naman ng DNR, ang Protected Area Management Board na binubuo ng mga barangay official ang nagbibigay ng permit kaya naitayo ang mga resort. Pero binara agad yan ni Senator Cynthia Villar. ECC, completely DNR yan. Ha? So huwag nyo ipalusot yan. Pati kayo kasali. Pag nag-issue ng ECC, kasali ang DNR. Pwede nyo pa ipalusot yung Pambi, may local government doon, but ECC kayo lang yan. Walang nag-i-issue ng ECC kundi ang DNR. So kasalanan niya ng DNR. Buwelta naman ni Senator Rafi Tulfo, naghuhugas kamay ang DNR. Mahilig kayo dito magturuan. Ang pinakala sinabi niyo po Secretary Loizaga, it was before your term, okay? Sige, granting ganun na nga. Now, ikaw na nakaupot, alam mo may mga violation, correct it. Wag na, don't blame other people. Don't blame the previous administration. Tinabla naman yan ni Environment Secretary Maria Antonia Lulo Rizaga. Pinaiimbisigahan na raw nila ang mga illegal na resort. Pinasuspindi na rin daw ni Loizaga ang lahat ng ECC application sa mga protected area. We are not pointing fingers here. We are acknowledging the facts on the ground. We are acknowledging the gaps in the law. And we are acknowledging also the possible gaps in our implementation. Having seen that, in fact, these structures were erected, even if these are in protected areas. Gusto rin daw baguhin ni Loizaga ang mga miyembro ng Protected Area Management Board. Hindi raw kasi lubos na naiintindihan ng barangay officials ang kahalagahan ng pagbibigay ng ECC sa mga protected area. Bibigyan naman ng pagkakataong magpaliwanag sa Senado ang mga resort owners sa susunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Kung mas maaga ang 2028 election, sino ang gusto mong maging pangulo? Sa survey na ginawa ng Pulse Asia, nanguna sa pagkapangulo sina Senator Rapi Tulfo at VP Sara Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Pulencio. Kung noong Marso ginawa ang 2028 national elections, dikit na maglalaban sina Senator Rapi Tulfo at Vice President Sara Duterte sa pagkapresidente. Yan ang lumabas sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong March 6 hanggang 10. Nanguna si Senator Tulfo na may 35%, mas mababa lang ng isang punto si VP Sara. Pasok din sa survey sina dating Vice President Lenny Robredo, Senator Amy Marcos at dating Senator Manny Pacquiao. Ayon sa isang political analyst, malaking bagay ang public service program ni Senator Rapi Tulfo na wanted sa radyo sa pangunguna niya sa survey. People are looking for alternatives. Alternatives in terms of dispensing justice. So ang nagiging ano nila, ang nagiging paborito lang puntahan, tingin nila effective rin kasi public service programs. Marami rin daw mga Pilipino ngayon ang nawawalan na ng tiwala sa justice system ng bansa at mas pinipiling magpatulfo, ika nga. That's a reflection of the level of trust that the Filipinos have on our judicial system. Since alam naman natin na parang mabagal ano, based on our experience and based on studies, mabagal talaga maglabas ng mga desisyon yung ating mga hukuman. Pagdating naman kay VP Sara, nakahatak raw sa pangunguna niya sa survey ang mga kasalukuyang programa ng BC bilang kalihim din ng Department of Education, kabilang na riyan ang muling pagbabalik sa Hunyo ng school calendar. Pero nakakapagtaka rin daw na hindi nakaapekto sa popularidad ni VP Sara ang mga isyong kinaharap niya, partikular na ang hiningi niyang confidential funds para sa DepEd. That was unexpected. Kasi usually in Philippine politics, kapag isinasangkot ang isang political leader sa isang corruption issue, okay, when it comes to money, public funds, talaga naman nakikita natin bumabagsak yung popularity niya. So I think she was able to handle that issue very well. Sa huli, masyado pa raw maaga para pag-usapan ng 2028 presidential elections. May ibang mas mahalagang issue pa umanong dapat unahin. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nasisiyahan at nagtitiwala kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Base sa pinakabagong Pulse Asia survey, bumagsak sa 55% ang performance rating ni PBBM nitong March 2024. Mula yan sa 68% noong December 2023. Nabawasan din ang nagtitiwala kay PBBM na nasa 57% na lang mula sa dating 73%. Pinakamababa ang performance rating ng Pangulo sa Mindanao at Metro Manila. Pinakakaunti naman ang nagtitiwala sa kanya sa Mindanao. Samantala, bumaba rin sa 67% ang performance rating ni VP Sara mula sa dating 74%. 7% naman ang ibinaba ng trust rating niya na nasa 71%. Pinakamababa ang performance rating ng BSE sa Metro Manila. Bumaba rin ang bilang ng mga nagtitiwala sa kanya sa NCR, pero pinakamarami naman sa kanyang baluarte sa Mindanao. Ayon sa Pulse Asia, posibleng nakaapekto sa survey ang banggaan ng mga Duterte at Marcos sa pagbaba ng tiwala sa kanila ng publiko. Wala pa namang pahayag tungkol dito ang palasyo at ang tanggapan ng pangalawang pangulo. Susunod, herbal medicine na lagundi, panlunas nga ba sa pertussis o whooping cough? At PBA star na si Calvin Abueva, suspendido at pinagmumulta matapos mag-dirty fingers sa isang fan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
tinawag ni Senator Risa Ontiveros na treasonous o pagtataksil sa bayan ang umunoy gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Kaya dapat na raw iyang imbisigahan sa Senado. Nasa frontline na balitang iyan si Myron Enriquez. Gusto nang imbestigahan sa Senado ni Senator Risa Ontiveros ang kontrobersyal na gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Matatanda ang isiniwalat kamakailan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang umano'y kasunduan ng dalawang leader na nagbabawal sa Pilipinas na magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Ayon kay Ontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, parang pinayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Bumelta naman agad si Roque sa banat ni Ontiveros. Kung siya'y maninirang puri rin naman sa dating presidente, dapat ang gamitin niya ay tamang krimen. Ang treason, hindi yan po pwedeng malitis. Hindi po po pwedeng treasonous ang sinasabi niya dahil wala naman tayong gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Yeah. Dagdag pa ng dating tagapagsalita ni Duterte? Ano ba mas importante? Mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil haharangin pati ang tubig o at ang pagkain? Or siguruduhin natin hindi mawawala doon ating kasundaluhan? Siyempre, mas mabuti na naroon tayo, nakaposisyon tayo sa Ayungin kesa tayo mawala. Nauna nang nagpaalala si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 57 na nagpapalakas sa ating maritime security, inaasahan namang sunod na ipapasa ng Pangulo ang Panukalang Maritime Zones Act. Dito pagtitibayin ang ating maritime rights and entitlements na mahalaga sa Pilipinas at layunin itong maritime security. Pero ang tanong, kung maipasaman ang panukalang batas na ito, paano kung hindi pa rin tumigil sa pangaharas ang China? Let me just state that our resupply missions will never stop. Our resupply missions to Ayungin Shoal, our commitment to maintaining a BRP Sierra Madre LS-57 will always be there. So any attempt by China to interfere, no, with these resupply missions will be met by the Philippines, no, in a fashion that protects, no, our troops. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa agawan ng teritoryo, naghahanda na ang ating bansa sa trilateral summit sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Amerika. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, inaasahang pag-uusapan sa trilateral summit sa US ang pagpapaigting pa ng maritime cooperation activities sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan, gayon din ang iba pang aspeto tulad sa ekonomiya. Gaganapin yan sa Washington, D.C. sa Amerika sa pagitan ni na U.S. President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Pangulong Marcos sa April 11. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Habang hinihintay ang pagdating ng bakuna kontra pertussis o whooping cough, pwede nga bang gamiting panggamot ang lagundi? Alamin natin sa report ni J.C. Cosico. Umabot na rin sa Quezon Province ang sakit na whooping cough o pertussis. Sa datos ng Quezon Provincial Health Office, 7 kumpirmadong kaso ng pertussis ang naitala mula January 1 hanggang nitong March 30. Lahat sila hindi pa raw nabakunahan laban sa pertussis. Wala namang nai-report na namatay sa probinsya, pero sa buong bansa, umabot na sa 49 ang namatay sa pertussis. Mula yan sa halos 900 kasong naitala hanggang nitong March 23. Sabi ng Department of Health, mga batang edad 5 gulang pababa ang pinakatinatamaan ng pertussis. Karamihan, mga hindi pa nababakunahan. Nauna na nagdeklara ng pertussis outbreak sa Quezon City at Iloilo City. Sa ngayon, plateauing o hindi tumataas o bumababa ang mga naitatalang kaso ng pertussis sa bansa. One possible reason is baka ang ating kababayan simula nung nag-call tayo ng attention na merong pertussis outbreak na nangyayari, baka naging mas maingat sila.
Umorder na ang DOH ng 3 milyong doses ng pentavalent vaccines. Habang wala pa, mungkahin Senator Francis Tolentino gumamit muna ng herbal medicine gaya ng lagundi, panlaban sa pertussis. Paalala lang ng DOH, bagamat makakatulong ito sa mga sintomas gaya ng ubo, hindi ito ang mismong lunas sa sakit. Hindi siya antibiotic. Ang gamot sa pertussis ay antibiotic. Nare-reseta yan. Hindi yung lagundi yung maggagamot dun sa mikrobyo ng pertussis. Patuloy ang panawagan ng DOH sa mga magulang. Huwag muna nating pahalik-halik o ipapasa-pasa sa mga kamag-anak, sa mga bisita, kasi tayong mga matatanda, maaaring hindi tayo maapektuhan dahil malakas yung resistensya natin, pero baka madala natin sa mga baby na hindi pa kumpleto ang bakuna. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Suspended si Magnolia Hot Shots forward Calvin Abueva matapos siyang magpakita ng middle finger sa isang fan. Nangyari po yan sa kanilang laban kontra Ginebra noong March 31. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marcial, suspended si Abueva ng isang laro at pinagmulta pa ng 20,000 pesos. Nagsorry na raw si Abueva at hinaming nag-middle finger dahil minura siya ng isang fan. Pinagsabihin na raw siya ni Marcial na isumbong na lamang ang mga pasaway na fans sa mga PBA officials. Eto na ang may inis sa showbiz tonight. Naispata na naman na magkasama sina Alden Richards at Catherine Bernardo. This time, masweet sila at may dala pang bulaklak si Alden. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Few moons ago, I saw flags of. May pa-bouquet of roses with matching gift mula sa isang French luxury brand. Sinorpresa ni Alden Richards si Catherine Bernardo sa kanyang post-birthday celebration. May pagbeso pa si Kat kay Alden nang tanggapin niya ang bulaklak. Hindi lang yan, binigyang kahulugan din ng kanilang fans ang tila pareho nilang sing-sing. Sa iba pang video, naispatan din silang very sweet habang nagsiselfie together. Sa ituloy ng kanilang fans, Kath then ship is sailing. Sabihan ko agad ng I love you para matakot sa kanilang mayo. I love you. Love goodbye. Sara Labati! And of course, Kiko Estrada! Masigabong palakpakan naman ang sumalubong sa cast at mga direktor ng Carlo J. Caparaz classic adaptation ng Lumuhod Ka sa Lupa. Sa advanced screening kahapon ng kanilang pilot episode, napa-approve ang members of the press sa kanila. Ang bida nito na si Kiko Estrada, itinuturing na biggest blessing ang serye. Promise kasi itong serye nito, binigay ko lahat. Nilibing ko yung sarili ko sa lupa. Binaril ako, sinaksak ako. Nag-shoot ako with an injury and para makita lahat, nakakataba ng puso. Eto naman ang comeback ni Sara bilang bida ng serye. Kaya chika niya, may konting adjustment pa rin siyang pinagdadaana. Yes, kinabahan ako nung first taping day. Matagal ko nang hindi ginawa to. But it continuously feels right. And speaking of Sara, sinagot niya na rin kung sino ang mystery guy sa nag-viral na picture siya sa isang restaurant sa Hong Kong. That photo circulating around is my friend. I visited Hong Kong and met up with different friends there. As a woman, we're all allowed to have guy friends. No? Mapapanood ng Lumuhod Ka sa Lupa simula Lunes, 2:30 p.m. dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, News 5 Exclusive, rambulan sa Taguig na uwi sa pamamaril. At Tom Rodriguez nag-react sa mga nagsasabing kaboses niya si Mickey Mouse. Hindi mong ganaboses ni Mickey Mouse, ha? Anyway, tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. We'll be right back.
Critical ang isang lalaki nang mauwi sa pamamaril ang Rambulan sa Taguig. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Sakuha ng CCTV sa Barangay Santa Ana sa Taguig City kanina. Makikita ang paglabas ng lalaking ito mula sa isang gym. Ang isang lalaki na nakaitim na t-shirt tumigil sa labas at tila may inaabangan. Ilang sandali pa, hinampas niya ng kahoy ang isang lalaking nakaputi na lumabas ng gym. Maya-maya, isang lalaking walang suot na pangitaas ang sumugod sa lalaking nakaitim. Naghampasan sila ng kahoy. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang bumunot ng baril ang isang lalaki at pinagbabaril ang kanyang kaaway. Bumulagta ang biktima habang nagpulasan ang ibang nakipagrambulan. Critical ngayon ang biktima na kinilalang si Aldrin Bayani, 21 anyos. Ayon sa pulisya, may dati na raw alitan ang mga sangkot sa gulo. Ang tatay naman ng biktima hindi matanggap ang sinapit ng anak. Bakit kailangan niyang gawin na barilin pa? Okay naman, masaktan, suntukan sila, pwedeng magano. Pero yung gagamitan mo ng baril, mali na yung ginawa niyang gano'n. Talagang may intensyon, papatay siya ng tao. Dapat tumuko siya. Sa kabilang barangay naman, inaresto naman ang 16 anyos na lalaking ito matapos mahulihan ng baril at hinihinalang siya buo sa police checkpoint. Nauna siyang sinita dahil nagmumotor siya na walang suot na helmet. Tinangkapan niyang takasan ng mga pulis pero inabutan din at tuluyang hinuli. Nang inspeksyonin ang kanyang bag, natagpuan ang 7 sachet ng shabu na may street value na 54,000 pesos. May nakumpiska ring baril. Nakita namin na yung baril na nahuli, may PNP markings po, kaya automatic po na nung binirify namin sa supply ng NCRPO, may nawawala nga pong baril. Aminado naman ang binatilyo na nagbebenta siya ng shabu. Para magkapera lang, magbigay lang sa pamilya. Walang trabaho po yung mama ko. Walang trabaho yung mama ko. So ikaw yung talagang... Walang kakulong din papa ko. Ang nakuhang baril, ipinatago lang daw ng kanyang tropa. Inaalam pa ng pulisya kung may kaugnayan ito sa Rambulan sa Barangay Santa Ana na nauwi sa pamamaril. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sold out agad in just 2 hours ang first solo concert ng P-pop girl group na Beanie. Proud na inanunso yan online ng Star Music. At dahil ubos na ang ticket, asahan daw ang mga pasabog sa kanilang Beanieverse concert. Pero hiling ng kanilang Bloom fans, magkaroon naman daw sana ng day 2 ang concert. Sa June 28 na ang concert ng Beanie sa New Frontier Theater sa Quezon City. Nag-react si Tom Rodriguez sa mga nagsabing boses Mickey Mouse siya sa cover niya ng kantang Versace on the Floor. Okay naman daw ito sa simula pero maya-maya nag-cotton buds na ng tenga si Tom hanggang sa tila narindi na siya sa sarili niyang boses. Umani ng iba't ibang reaksyon ng pagkantang yan ng aktor. Ginamit pa yung background song ng influencer na si Ponzi sa kanyang vlog na eksena raw sa mga outing ng mga Pinoy. Comment pa ng iba, kaboses daw ni Tom ang cartoon character na si Mickey Mouse. Caption naman ni Tom sa reaction video niya, "Feeling cute, might delete later." May more than 3 million views na yan sa TikTok. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Janna Lipon. Happy Wednesday, mga kapatid! At yan po ang 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagpupalita. Sa ngalan ni Ben Musbanyos, ako po si Nikki De Guzman. At ako lang po si Adlingao. Magandang gabi.